ng kapwa Pilipino. Hindi po naman tayo palaabay. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang Pilipino ay simple lang naman ang hinahanap sa buhay na magkaroon lang ng disenteng buhay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kaya po, pagka tinitignan po natin ang ating hinahanap na krisis na yun. Sa ngayon, dahan-dahan tayong manampas na sa pandemya. Dahan-dahan na po tayo nakakabalik sa ating dating buhay. Ngunit marami po ang naghirap dahil sa nakaraang 2 taon. At sa aming pananaw, hindi wala na ibang sagot kung hindi ang pagkakaisa. Dahil kahit sino po na nag-iisa, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano hindi na kumakain, hindi na natutulog, kahit anong gawin niya ang tao niya, ay kakaunti lang ang kanyang magagawa. Ito mga kamasyon, ito si Bongbong Marcos nagsasalita dito sa Inares Complex, mga kamasyon. No? Ayan. Kararating na natin mga kamasyon. No? Sabay-sabay na pinagbuklod-buklod natin ang mga Pilipino na kapit-bisig, humaharap sa krisis, humaharap sa problema at tinutulungan ang kapwa Pilipino. Yan po ang ating hangarin, yan po ang ating pangarap, yan po ang ating pinagdaanan. Kaya po, alalahanin niyo po ang araw nito na dito sa lalawigan ng Rizal. Ay sinimulaan natin itong aking tinatawag na pagkikilos sa pagkakaisa. Ito ang araw kung saan tayo nagsimula na ipagsama sa puno ito. At ibalik puno itong inaaris na ito ngayon. No? Ayan, may sara. No? Na mabait na ang ating katangian na ipinagmamalaki sa buong mundo na tayo mga Pilipino ay makabayanihan at tumutuloy sa isa't isa. Kaya po, itong simula na ito, ito pong simula na magsisimula natin dito sa kinusan ng pagkakaisa ay napakahalaga po. Dahil kung ipagpapatuloy natin ang ating ginagawa, ang ating simulaan dito sa araw na ito, ay dahil natin makikita na bumabalik ulit ang Pilipino at makikilala ulit ang Pilipino dahil hindi lang tayo makakaraos kundi sisikat pa ang Pilipinas at hahanap ulit tayo sa buong mundo at sasabihin ulit natin ako ay Pilipino taas ng mundo kahit Pilipino. Tumara master no si Sir Duterte na sa likod lang no nakaupo no sa likod ni BBM no habang nagtatanong pati si Bongbong Marcos niya no at pag pinagpatuloy po natin ang ating ginagawa at pinaglalaban po natin ang ating advokasya at hindi natin tinitigil ang ating ginagawa hanggang tayo'y magtagumpay at ang pinag-uusapan kong tagumpay ay hindi lamang tagumpay sa halalan sa darating na taon kung hindi ang tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Nasa kamay po natin ang kinabukasan. Maari natin masasabi na itong halalan na hinaharap natin ay isa kung hindi ang pinakamakabuluhan na halalan dahil dito natin malalaman kung saan ang tutunguan ng ating bansa, kung saan pupunta ang Pilipinas.
Kaya po, ipaglabang po natin ang pagkakaisa. Ipaglabang po natin ang mga Pilipino. Ang tagumpay ng pagkakaisa, yung buong hangarin na yan, ay isa, wala na tayong kailangan gawin kapag nagawa natin yan. At nagawa natin ang lahat ng Pilipino ay nagtutulungan. At ipinagpatuloy natin ang ating sinulaan dito sa lalawigan ng Rizal sa araw na ito. Asahan po ninyo, sama-sama tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga pag-init na salubong na ibinigay po sa amin ng Rizal. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang lalawigan ng Rizal! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming maraming salamat, President! Oh!
mga master. Hindi mahulugan na karaan dito, nagkakagbo ng mga media, mga vlogger, sobra. Sinusundan natin mga kamaster si BDM sa kanyang quarter, no, quarter to, dito sa labas kung saan siya.
pababa na Sinday Sala, no? Kinakausap ka yung kanyang mga supporters doon. Laki pang picture, laki tamay. Sinday Sala, papalabas na ito sa exit, no, kung saan natapos na sila tanong pati. Mama Cindy, kararating ko lang kasi hindi natin nakuhaan yung tanong pati ni Sinday Sala. So, hindi dito tayo, kukubil natin siya, no? Ang nabutan na natin ang bahagya si... Ayun na mga kamasyan, pababa na siya mga kamasyan na. Akit sa dito.